Magandang araw mga kaabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. Bago nga natin i-loading yung pang-summer natin na nag-iisa lang naman yun. So bali may good news nga tayo at bad news. So bago natin pagpatuloy yung video, huwag nyo sana kalimutan na mag-like sa video natin para sa ganun, matulungan nyo ako sa simpleng paraan. A few moments later. So yun nga mga kaabi, at i-update ko lang kayo dito sa mga kalapati natin. So unahin ko na yung bad news natin sa mga kalapati natin. So bali hindi nga napisa yung itlog nitong dalawa natin na breeder. So para sa south sana natin, so ito yung pinakamaganda sana natin na breeder na gagamitin nga nitong south. Kaso ang nangyari, hindi nga tayo pinalad na mapagbigyan sa unang clutch nga nila. Namatay yung inakay nila. So yung unang itlog, bali dalawa kasi itlog nun. So yung isang itlog niya, buhay naman yung inakay kaso hindi nakalabas dun sa shell. Tapos yung isang itlog nila, hindi nagtuloy. Kumbaga may similya siya kaso namatay, hindi nagtuloy. So nangyayari nga yan pagka ganito na masyadong mainit kasi summer na. So siguro baka masyadong nainitan yung itlog. So nangyayari yan kahit sa mga manok, nangyayari kapag ganito na summer na talagang nabubugok yung mga itlog. So kaya ako mas gusto ko na nagbreed ng tag-ulan kaysa ganito na summer. Tapos isa pang reason naman kung bakit siguro namatay yung inakay sana nila, bali umulan kasi noon ng napakalakas nga nung ulan noon kasi summer nga. Alam niyo naman kapag summer, talagang napakainit tapos biglang lamig dahil sobrang lakas nga yung naging ulan noon. So hindi ko naman ina-expect na gano'n ang mangyayari. Tinanggal nga natin tong poop tray. So malamang ang nangyari, since napakainit tapos biglang lumamig, tapos yung singaw pa nung lupa dito, dumiretso nga sa taas, tapos siguro yun yung naging sanhinga ng pagkamatay nung young bird natin. Yung young bird sana natin. So isa lang naman yun. So sayang. Pero ganoon talaga, ano? Hindi naman natin gusto yun. Pero nangyayari talaga yun sa mga breeder natin. So ngayon, sinisigurado ko na nga na maalagaan natin ang mabuti tong breeder natin kasi malilate tayo masyado kapag namatay pa yung susunod nila na anak o hindi nagkasimilya. So marami naman tayong breeder na sinalang, so hindi tayo siguro malilate. At wag lang sanang mabugok pati yung itlog na iba natin na breeder nga, ano? So yan, so bali ito yung badges nga natin. So sayang, pero okay naman, nakakondisyon naman to. Ang pinoproblema ko lang, masyadong mataba tong hen natin. So baka hindi na naman magkasimilya yung itlog niya, yung isa. So pa isa-isa lang ng itlog ang similya. So mahirap yun pag ganun. Kailangan dadahit muna natin siguro tong hen natin para sa ganun. Mas maganda yung maging similya nga nung anak nila o yung itlog nila. So yun, ang good news naman natin. So bali, itong breeder natin at pinangsasummer nga natin. So ito yung iloload natin mamaya. So i-update ko lang kayo. Kasi iloload nga natin, baka malay nyo mawala. So kahit pa paano, nag-iwan na siya sa atin ng isang young bird. Ayan. So alam nyo naman, kapag ka nagsusubo yung kalapate, talagang wala sa peak condition yan. So hindi nyo may kukondisyon talaga ng sobrang ganda. So kumbaga, makukondisyon nyo siya. Kaso, kumbaga, parang ano lang, paubrahin yung pagkondisyon nyo kapag ganito na nagsusubo yung pinanglalaban nyo. Yan. So bali yung isang itlog niya, hindi ko alam kung pipisa. So bali yung isang itlog niya ito, napisa na nga kahapon. So hindi ko alam kung mapipisa. So check natin, ano. Yan. So mukha naman buo, kaso siguro namatay yung inakay dito. Yan. Kung papansin nyo, ano, kulay itim siya, tapos mukhang pakat naman ah. Kasi yung itlog kasi kapag nabugok, alam nyo yan, naalog-alog yan. Pero ito, wala nga, hindi naalog. So malamang namatay lang yung inakay nito kung sakali, ano. Pero maghihintay pa tayo ng isang araw. Titingnan natin, baka masyado lang nanauna yung isang itlog na yun. So ito naman, nangyayari talaga to. Kasi sobrang bata nga na itong kalapati natin. So batang ama, 4 months old nga lang, ama na. So naging breeder na. Nagkaroon na nga siya ng inakay kahit na sobrang bata niya. So kung maalala nyo yung 5 months old natin na breeder, ganito rin. Yung unang anak nila namatay din. Tapos yung sumunod, isa nga lang yung napisa. So si Balaling. So si Balaling naman nandito pa sa atin at meron nang nanghihiram ulit. So siguro sa susunod, papakita ko nga sa inyo yun. Si Balaling nga yung pinakabata sana natin nun. Ngayon binrake niya nga yung record nun. 5 months old kasi yun na naging ama. Ito naman 4 months old. Ayan, so panglaban natin pinakabata. So ma-check nyo naman dito yung edad na ito.
sa mga video natin, naka-save naman yung mga video natin, yung simula nga inakitong pinanglalaban natin ng summer, makikita nyo yun. So check nyo yung video natin na October, November. So batang bata siya nung November, itong kalapati natin. So magpa 5 months old naman na rin to, pero umabot nga ng 4 months old tong kalapati natin. Bago nga, naging ama nga siya ng 4 months old, yan. So siya yung pinakabata nga na naging breeder natin, kumbaga. Tapos itong mga young bird naman natin, napusa nga kahapon. So buti nakauwi pa tong dalawa natin. So bali meron tayong bagong technique nga na ginagawa sa pagsasanay ng kalapate. So bali bukas ko na siguro sasabihin o sa susunod na video na. Kasi masyadong hahaba yung video natin. So napusa nga sila, buti nakauwi at hindi naman sila napuruhan. Ayan. So yung dalawa natin na to. So buti nakasurvive nga sila sa pusa. Kahit na pusa nga, kung maalala ko nga kahapon. Ano? So bali hapon na nakauwi isa rito. Nasaan ba yun? Eto. Ito yung hapon na nga nakauwi. Tapos yung isa, dinakma ko lang yun sa likod ng bahay natin. Kasi nga, alam nyo naman kapag nagsasanay tayo, nakatape yung mga kalapate natin. Ayan. Tapos ito naman, yung isa natin na pang summer na to. So hindi ko alam kung mahahabol ko pa kasi napakalayo na nga ng hagis ng summer natin. At wala pa talaga tong septos man lang. So dahil napakabata nga, 2 months old. Ayan, kung papansin nyo naman sa itsura, naglulugon pa lang. Ayan. So ito bali yung nanay ng young bird natin, ano? Ayan. So in-update ko nga lang kayo dito sa mga kalapati natin. At okay naman. At okay naman yung mga kalapati natin. At maganda naman yung naging lipad nila ngayon. Pati itong mga young bird natin na to, medyo malakas na nga sa paglipad. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. At sana nga nag-enjoy kayo sa panonood sa atin sa mga video natin. So happy flying sa inyo. God bless.